Abando nagpakita ng All-Star na laro kontra sa team ng Ulsan, halos hindi mapigilan ang atake, 71.4% ang field goal percentage. Nauna pa sa pag-score para sa team ng Anyang at hindi rin nagpahuli sa pagkuha ng mga rebound. Abando plays at highlights kontra sa team ng Ulsan, simulan na natin. Unang play ng Anyang, mahigpit ang depensa ng Ulsan dito kay Abando, double team kaagad sa umpisa pa lamang, pinado ang kanilang kalaban sa depensa, pinasa ni Abando sa kakampi, pasok para sa Anyang. Sa next play ni Abando, hindi naman mawawala ang air Abando move, mas madiskarte at mas maliit pero tama ang pag-box out, mataas pang tumalon, sa kanya ang rebound. Air Abando na naman sa play na ito, tatlo ang nakapalibot dito kay Renz pero wala pa rin silang nagawa sa opensa ni Abando. Malaki ang sumabay kay Abando pero mas madiskarte ang ginawang tira ni Abando sa ere. Nagtulungan naman ang Anyang players sa pag-steal sa play na ito at umarangkada si Renz para sa isang fast break pero foul kaagad ang ibinigay sa kanya. Mas nauna si Renz, merong advantage, technical ang tawag laban sa Ulsan, free throw para kina Abando, sa kanila pa ang bola. Next sa Abando play, walang nagawa ang defenders sa play na ito sa atake ni Renz at sa maliit na frame nga niya ay minsan talo pa ang mas matangkad at mas malaki ang katawan sa ilan sa mga play na nagagawa ni Abando. Dito naman ay sa loob naman ng paint, dumiskarte itong Silakay, ginamit ang katawan laban sa mas matangkad na kalaban, hindi nakasabay sa kilos ni Abando, sumabit, foul ang tinawag ng referee sa free throw line. Ngayon pupunta itong Silakay, unang free throw pasok para sa Anyang, maging ang ikalawa ay pumasok rin. Next play natin, Abando na naman ang umatake sa loob ng paint at pansin natin na ang loob ng paint ang palaging inaatake ni Abando sa game na ito. Dahil na rin sa may kahinaan nga ang depensa ng Ulsan sa loob ng paint at hindi nga rin nila nasasabayan ang galaw ni Abando, kaya naman palaging foul ang tawag ng referee. Free throw na naman para kay Lakay, unang free throw, pasok yan, ikalawa, pasok na naman at nakakarami na nga si Abando sa free throw line. Wala ngang nagawa ang Ulsan sa opensa ni Abando at mataas ang field goal percentage ni Lakay sa game na ito na nasa 71.4%, kaya naman siya ang naging top scorer ng Anyang sa game na ito. Abando na naman ang makikita natin sa play na ito at solid nga ang naging opensa niya. Halos lahat nga ng bumabangga sa kanya, kung hindi foul ang nagiging resulta ay tumatalsik naman sila sa momentum o buwelo ni Lakay. Hustle play naman ni Lakay ang ipinakita niya, nakikipag-agawan sa bola, binigay sa open na Spellman, tumira ng 3 mintis. Hindi pa nakakabalik ang laro ni Spellman sa game na ito. Rebound play na naman ni Lakay, nakuha niya ang bola, nag-attempt ng isang floater, foul na naman ang ibinigay kay Abando. Sa liit ng kanyang frame at sa height niya ng 6'2 lamang, nakadalasan ay larong labas o sa 3-point area ang laro at papasa-pasa na lamang ang ginagawa, ay iba itong si Renz dahil siya pa nga ang nakakakuha ng mga rebound at siya pa ang sinasabitan ng mga malalaking players, kaya naman mapapahanga ka talaga sa laro ni Abando dahil siya ang isa sa mga players na nagpapatunay na may mga maliliit na mga players na kayang maglaro bilang guard at power forward ng isang team kahit na 6'2 lamang ang kanilang height. Parang si Abando lang ang purong Pinoy na ganito ang galaw at laro sa height niya na 6'2 at sa manipis nga niyang katawan, kaya naman marami rin talaga ang humahanga sa kanyang laro, parang local version ni Ja Morant. Pasok ang mga free throws ni Abando at siya talaga ang naging go-to guy ng Anyang sa game na ito na merong 71.4% shooting percentage. Air Abando moment na naman, nakipagsabayan sa sentro ng kalaban at nakuha niya ang rebound sa play na ito. Alam na nila ang laro ni Abando pero palagi nga niyang nagagawa ang mga ganitong play sa kada laro dahil na rin sa kahit na alam nila ang laro ni Abando, kung mas maganda ang bilis, pwesto at timing niya ay magagawa at magagawa pa rin ni Abando ang mga rebound plays kagaya nito. Maganda naman ang bilis at timing ni Abando sa play na ito na sa labas na nga at may box out pa, pero mas angat pa rin ang rebound play ni Abando sa kanila ang bola at nakakuha pa nga si Abando ng foul sa player ng Ulsan. Sa replay nga ay kitang kita ang bilis ni Lakay, papalapit sa loob ng paint, maganda ang timing sa bola, nakuha ang rebound, may kasama pang foul. Dalawang player naman ng Ulsan ang sumabay kay Abando sa play na ito pero wala silang nagawa sa running floater ni Lakay. Naging maganda ang performance ni Renz sa larong ito at nagustuhan rin ng mga fans ang kanyang performance. Bago matapos ang third quarter ay isang magandang depensa ang nagawa ni Lakay at naging two-way player nga si Lakay sa game na ito. Maging sa pagkuha ng rebound ay siya rin ang isa sa nangunguna para sa team ng Anyang. Next play ni Abando, ang ganda na naman ng kanyang atake sa loob ng paint. Dalawang matatangkad na players ng Ulsan ang sumalubong sa kanyang lane pero itong si Abando walang takot na tumalon para sa isang layup. Abando ang nanguna sa puntos para sa Anyang sa game na ito at merong stats na 17.71.4 field goal percentage, 7 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 block.